Maganda nga po sa inyong lahat. Si Atty. Jose Season pong muli dito sa lingguhang programang Ipaglaban Mo. Isa sa 10 utos na bigay sa atin ng Diyos ay ang igalang at mahalin natin ang ating mga magulang. Tayo'y dapat sumunod sa kanilang mga ipinag-uutos sa pag-aakalang wala silang ibang layunin kundi para sa ating magandang kinabukasan. Ngunit, paano kung mismong ang magulang natin ang sumisira sa kinabukasang ito? Makatwiran nga bang kalimutan ang kautosang ito at kasabay ng paglimot nito'y kalimutan ring maging parte tayo ng laman at dugo ng ating mga magulang? Hanggang saan ang pagtitiis na maaaring gawin ng mga anak kung ang kanilang mga magulang ay walang ginawa kundi lagyan ng batik ang daladalang pangalan ng mga anak? Isang uri ng pagmamahalan ang inyong mapapanood ngayong hapong ito. Pagmamahalang nasagad at napalitan ng galit. Madalas po tayong makapanood rito ng mga anak na problema ng mga magulang. Ngunit ngayong hapon ay kabaligtaran ang inyong masasaksihan kung papaanong ang mismong magulang ang naging problema ng anak. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras at kalahati. Nasa'yo ang ligay. Sa piling mo, sinta ang pagdurusa. Madilim na kahapon, di ko na alintana. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari, di kita. Pwede, mami. Morning, ma. Kain na po kayo. Coffee na lang ako. Sa office na ako magbe-breakfast. May meeting kasi ako eh. Malalate na ako. School bus, mawala pa? Wala pa po, mami. Pero maaga pa naman po. Oh. Anong activity sa school natin ngayon? Simula na po ng presentation po sa PTA meeting. Pinakakanta nga po ako eh. Nahihiya naman po ako. Bakit hindi ka kumanta? Ay, ang ganda-ganda ng boses mo. Sayang naman yung voice lesson kung hindi ka kakanta. A-attend po ba kayo? Of course! Eh, ang daddy? Dahil, punta ako sa pinto. Kain na lang ka, ha? Ayoko nagugutom ka sa school. Ma'am, may tao po. Inahanap po si Sir. Sino daw? Eh, sheriff daw po. Ha? Yes? May I help you? Good morning, ma'am. SFPA na po si Mr. Carlos de Rios. Tungkol saan? Dinimanda po siya ni Ms. Neves ng staka. Napapagpita ka po siya isang swindler. Nakareceive na po. Masalamat na po. Alis na po ako. Mami? Ano po ba ang ibig sabihin ng swindler? Galing ako sa opisina ng asawa mo at dalawang linggo na rin siyang hindi pumapasok doon.
Mrs. Nieves, wala akong nalalaman dito. Kung wala kang nalalaman, ngayon malalaman mo na. Meron siyang kinuhang mga alahas worth 75,000 pesos. Ang problema, lahat ng checking ibinigay niya sa akin ay tumalbog. Hindi naman ako mahirap kausap eh. Ang sabi ko sa kanya, ibalik na lang sa akin ang mga alahas at wala na kami pag-uusapan. Teka muna eh, saan naman napunta itong mga alahas na to? Dapat alam mo yun, Mrs. Del Rios. Alam mo, dapat ikaw na lang ang magbayad. Kasi asawa mo naman siya. Tama kayo. Asawa ko ang may utang at hindi ako. Pwes, siya singilin niyo. Ngayon, kung idinemanda niyo na, ituloy niyo. Ganun lang ang masasabi mo, siya magbayad? Ang hirap sa inyo. Kayo na may utang, kayo pa ang matatapang. Sabihin mo sa asawa mo, mag-iingat siya! Sweetheart. Ano klase tingin na naman yan? Huwag mong sabihin, sisitay mo ako sa pag-uwi ko ng madaling araw. Alam ko na. Dahil sa tatlong araw ko nang wala. Namimiss mo ako, no? Saan mo dinala ang mga alahas na binili mo kay Mrs. Nieves? Nieves? Huwag ka nang magkunwari. May dumating na sa pinarito kanina. At pinuntahan ako ni Mrs. Nieves sa opisina ko. Nakademanda ka na naman. Estafa. Makulit kasi yung babaeng yun eh. Sinabi ko na sa kanya huwag niya ipasok yung cheque sa banko. Dahil sa walang pondo yun. At bakit walang pondo? Ha? Saan mo dinadala ang kinikita ng kumpanya? Saan napupunta ang kita ng textiles? Ng construction? Anong magagawa ko kung mahina ang pasok sa kumpanya dahil sa pagbagsak ng ekonomiya? Ang sisihin mo yan, gobyerno! Ikaw ang dapat sisihin dahil ikaw ang nagpapalakad! Puro kasi pambababae, alak at bisyo ang inaatubag mo eh. Alalahanin mo. Hindi sa'yo ang perang winawaldas mo. Pinagkatiwala lang yan ang mga magulang ko sa'yo dahil ang akala nila, responsable ka. Sige! Sige, ituloy mo! Yan lang naman ang kaya mong gawin eh. Magmula ngayon, ayusin mong mag-isa ang kalat na ginagawa mo ha. Kung noon tinutulungan kita ngayon, hindi na. Alam na alam mong kaya-kaya kong tanggalin lahat ng mga perang meron ka sa ngayon. Hi. Hi. Come in. Oh, magandang umaga na. Kunot na naman yung noo mo. How are you? Napaka-plastic ko kung sasabihin kong okay ako. Buka. What's up? Don't tell me bad news na naman tungkol sa asawa ko. Galing mo manghula ah. Pwede mo nang tapatan si Madam Rosa sa panghuhula. Mahuhulaan mo rin ba kung ano yung pinagagagawa ng asawa mo? Sabihin ko na sa'yo, nanggaling ako sa office ni Attorney Buencamino kanina at inabutan ko yung abogado ninyo na inaasikaso yung papeles sa pagbebenta ng properties ninyo sa Tagaytay. Eh, sinabi ko nga sa kanya, kay Attorney, na tanungin sa'yo tungkol doon kasi ang alam ko nga, may plano ka sa lupa yun na gawing pinyahan. May maihahabol pa ba ako? Pwede. Eh, sa pag-aari mo naman lahat ng properties na yun eh. By the way, conjugal property ba yun? Hindi. Dalaga pa ako nung napunta sa akin ng properties na yun, ibigay sa akin ng papa ko. Can I ask you a favor?
Sure. Paki-audit lahat ng mga properties ko. Lahat-lahat, ha? Wala kang ititira kahit piso. I'll talk to Attorney Ben Camino para makipag-cooperate sa'yo. Ayokong dumating ang panahon na mamulubi kaming mag-ina ng dahil lang kay Carlos. Ano, nagsisisi ka na. Ikaw naman kasi, wala kang nakikitang ibang lalaki nun kundi si Carlos. Nandito lang naman ako sa tabi mo. Kaya nga laging nasa huli ang pagsisisi. Pero this time, ayoko nang mangyari yun. Thank you in advance, ha, dun sa pagagawa ko sa'yo. Oh, sige, I'll do it. Go ahead. Okay. Pinakuha lahat ni Miriam ang mga dokumento ng mga properties nilang mag-asawa. Lahat ng papeles na ito ay pinalagay niya sa isang safe na lugar na kahit ang kanyang asawa ay hindi malalaman. Ito ba ito? O namamalik na talaga ako? 7:30 lang nandito ka na. May sakit ka ba? Bakit mong ginawa yan? Sino may sabi siyang kunin mo ang papeles ng mga lupa natin sa Batangas at Tagaytay? Ang paglalagay mo ng bagong taon sa kumpanyang pinalalakad ko. Magpasalamat ka hindi kita'y sinasali sa mga ginagawa kong pagbabago. Nandiyan ka pa rin sa tinatrabaho mo ngayon. Bago maubos ang mga kayamanang ipinunder para sa akin ng mga magulang ko. Dapat lang siguro gumawa ko ng paraan. Conjugal properties ang kadamihan sa mga yon. Kaya may karapatan ako sa bawat desisyon na gagawin mo! Ano? Magdedemanda ka? Sige. Magdemanda ka para idemanda rin kita sa mga kabulastog ang ginagawa mo sa kumpanya ko. Pati mga ari-arian na hindi iyo at hindi kasali sa conjugal properties binibenta mo. Huwag mo nang hintayin na tanggalin pa kita at tanggalan kita ng karapatan. Huwag mong hintayin na gawin na lang kitang isang simpleng empleyado sa mga pag-aari ko. Alam mo, kaya-kaya kong gawin yan. Sige. Sige. Saksak mo sa baga mo lahat ng pera mo. Ito. Alam ko mahal ang bili mo dito. Ano ba? Tumay ka! Ito! Tingin ito! Kasi, palagi na lang po kayong nag-aaway. Tapos po, ngayon, nagkakasakita na rin po kayo. Okay lang naman po sa akin kahit hindi ko na po kayo makitang magkasama rito eh. Siguro po, mas tatahimik na din po ang bahay na ito. Hindi ko alam na masyado ko nang naaapekto sa amin ang dati mo. I'm sorry. I'm sorry. Kay Tris pa mismo nang galing. Ang gusto niyang makipaghiwalay ako sa ama niya. Imagine coming from an 8-year-old kid. Parang sinampal sa mukha ng ilang beses. Napahiya ako sa sarili ko.
How I wish nandun si Carlos nung sinasabi sa akin ni Therese. I wish nandun siya. Sa kanya sinabi mismo ni Therese yun. Tingnan ko lang kung anong magiging reaction niya. Talagang ganyan ang mga kabataan ngayon. Masyadong advanced mag-isip. Eh, kanino pa rin ba naman magmamana ang pagiging smart ni Therese kundi sa'yo rin? Hindi yun eh. Ang sa akin yung hindi pa dapat nararamdaman ni Therese ang mga sinasabi niya. Ni hindi niya pa dapat alam ang mga ibig sabihin ng mistress, gamble, swindler. Ayaw mo nun? Malawak ang vocabulary ng anak mo. This is not a joke, Randy. Therese was right. Siguro nga dapat ko nang putulin ang gulo na to. Pero kailangan ko munang makahanap ng tamang ebidensya para matapos na ang lahat, para hindi na makapaghabol pa si Carlos. Hahanap ka lang ng dagdag sa sama ng loob mo. Pero teka, gusto mo ba talagang paimbestigahan ng asawa mo? You won't believe this, pero yung sister ko, nag-hire ng detective para malaman lang yung daily activities ng asawa niya. Etong number ng agency para matahimik na yung kalooban mo. Tinutuon ni Miriam ang pagpapaimbestiga sa asawa. Dito, nalaman niyang hindi biro-birong pera ang naipatalo ni Carlos sa sugal. Ang kabi-kabilang utang at kasong kinasasangkutan ng asawa. Ang hindi mabilang na pambababae. Higit pa rito, isang lihim ni Carlos ang parang bombang sumabog kay Miriam. Bukod sa kasino dito sa Maynila, Mrs., dumarayo pa siya ng kasino sa Tagaytay. Kasama niyang iba't ibang babae na ide-date niya ron. At eto pa, Mrs., ang pinaka-bonus ninyo. Pero huwag sana kayo mabibigla. Minsan, pumunta siya ng Baguio. Meron siyang dinalaw na isang babae na may dalawang anak. Na makalayo mister niyo, saka ako nag-imbestiga. At alam niyo ba, ang nalaman ko, ang babaeng iyon, ang una at legal na asawa ni Carlos Del Rios. Ikinarsal sila ng 1983 sa Benguet. At totoong meron silang dalawang anak, sina Trisha at Bernie. At yung isang anak niya, kamukha niya. Kaya lang, ang nagtataka ko, walang trabaho yung babae, pero bakit sila nabubuhay? Siguro, binibigyan niya ng sustento. Hindi ang kagandahan yung babae, pero matanda na. Natin. Kahit alam ko na kaligaliwa ang mga pambababae mo, hindi ko na pinagpapapansin yun dahil alam ko sa akin ka rin uuwi dahil ako ang tunay mong asawa. Okay, okay. Pero hindi pala. Pare-pareho lang pala kaming mga kerida mo. I'm sorry. Matagal na yun. Kung gusto mo, anytime, ipapaanal ko yung marriage namin ni Clarice. Hindi! Nagpapasalamat pa nga ako sa nangyari. Dahil ngayon alam ko, hindi pala legal ang kasal natin. At least makakagawa ko ng paraan para maisaayos ng mabuti ang buhay ko. Isa lang ang pinangihinayangan ko sa loob ng 9 na taon nating pagsasama. Ang minahal kita ng totoo. Pero huwag ka mag-alala. Dahil magmula sa oras na to, burado ng lahat yun.
Miriam. Makinig ka sa akin. Minahal kita. Doon, hindi kita dinaya. Ayun na, Therese. Miriam, bigyan pa ako yung sa pagkakataon. Pabago ko. Maawa ka sa akin. Naaawa nga ako sa'yo. Dahil gustuhin ko man, hindi na kita mapaniwalaan. Dahil alam ko, kung meron ka mong minahal sa akin, hindi ako kung hindi ang pera ko. Nasagarahin ang lahat ng mga kagamitan mo. Umalis ka na bago ako tumawag ng mga polis para ipagdampot kita. Sambagan talaga. Okay. Ano yung tinatago mo sa likod mo? Flowers for you. Thank you. Pero hindi porke dalaga na ako eh. Ang ibig sabihin eh, welcome sa akin ng mga nanliligaw ah. Pero alam mo, ang sarap pala ng ganitong feeling. Na-miss ko to. Para ako nabunutan ng tinig. Lahat sa paligid ko, parang ang ganda-ganda. Lahat ng bagay na appreciate ko. Flowers, mountains, umaga. Hindi ka tulad dati. Lahat, pare-pareho. Parang ang dilim-dilim. Baka magkulimlim na naman ang paligid mo pag pinakita ko sa yung laman ng tabloid na to. Eh, hindi naman pwedeng itago to. Ano yan? Pinaresto na ng Mrs. Nieves na yan si Carlo sa kasong estafa. Kaya, headline pa. Pati pangalan mo nga, nasangkot eh. Ilang araw na rin pinagpepiestahan yun ng mga reporters. Ang balitang yan. Dahil sa pangalan rin ninyong mag-asawa. Sa akin ng mga pasa mo. Huwag kang mag-alala, hindi magagalit si Mami. Bakit ka nakipag-away? Kasi po, Mami, hindi ko na po napigilan yung panunukso nila Benedict at Ramon. Yung mga classmates ko pong lalaki, sabi po nila, pulubi na daw po tayo. Kasi daw po, nangungutang na daw po si Daddy. Sabi pa po nila,
malasubas na daw po tayo. Kasi daw po, hindi po marunong magbayad ng utang. Mami, sabi pa po nila, paglaki ko daw po, ganoon na rin daw po ako. Mami, ano po bang ibig sabihin ng balasubas? Bakit po nila tinatawag ng ganun si Daddy? Huwag mo silang intindihan, anak. Titigil rin yung mga yun. Ayoko na pong pumasok, Mami. Hindi po nila ako titigilan. Ayoko na pong mag-aral, Mami. Lilipat na lang po ako ng school. Anak, lalo silang matutuwa kapag nakikita nilang naagrabyado ka. Lalo silang hindi titigil. Bukas na bukas, pupunta ako sa school. Kakausapin ko ang teacher mo. Huwag kang titigil sa pag-aaral. Hindi maganda yun. Kung ano man ang nangyayari sa dati mo ngayon, wala kang kinalaman. Hindi mo kasalanan. Wala kang kasalanan. Tandaan mo yan. Mabuti naman po at YouTube time para personal na asikasuhin ang problema ng anak ninyo, Mrs. Del Rios. Lahat ay gagawin ko para sa anak ko, Mrs. Custodio. Ipinatawag ko noong ang mga parents ng mga umaway kay Therese. Medyo may kapilyon talagang mga batang yon. Mabuti naman kung ganun. I'll assure you those things won't happen again. Salamat. Mrs. Del Rios, gusto ko na rin hong samantalahin ang pagkakataong ito para kausapin kayo tungkol kay Therese. I hope you don't mind. Pero mukhang may problema ho ata ang anak ninyo na hindi ninyo nalalaman. Ano ho yun? Therese is a bright girl. Sa mura niyang gulang, matalino ho siya. Kaya lang ho eh, napapansin ko nitong mga huling buwan, eh halos hindi na ho siya nagpa-participate sa mga recitations namin. Ni ayaw niya makipaglaro sa mga kaklasmates niya. Tungaraw ho ang dahilan kung bakit gustong-gusto siyang tuksohin ang mga kaklase niya. Kinakausap po ba niya ang anak ninyo, Mrs. Del Rios? Siyempre. Eh, ang father ho niya, may communications ho ba sila? Importanteng malaman ng bata ang mga bagay na hindi niya maintindihan. Nagpapagulo ito sa isip niya. Malaking tulong ho siguro kung sabay ninyong kakausapin ang anak ninyo, Mrs. Del Rios. Labagman sa kalooban ni Miriam, gumawa ito ng paraan upang magkita at magkausap sila ni Carlos para sa ikatatahimik ng kanilang anak na si Therese. You're late. No, I'm not. We just came early. Oh, nagbago na ba yung isip mo? Is this your way of reconciliation? Huwag kang atribido. Hindi yan ang dahilan ng pakikipagkita ko sa'yo tungkol kay Therese. What about our daughter? Is siya ba nag-request na magkabalikan tayong dalawa? Hindi. At huwag mo nang iisipin yan. Dahil malayo na yan sa mga iniisip ko. Tinatawag ako ng teacher ni Therese. Kinausap ako. Naapektuhan na ang anak ko sa ginagawa mong kalokohan. Anak natin. Kung ganun makikipagtulungan ka sa lumalalang sitwasyon ng anak ko. Dahil sa kaimoralan mo, natutong makipag-away ang anak ko. Paano? Tinutokso siya ng mga classmates niya na meron daw siyang amang imoral. Balasubas, estapador at kung ano-ano pa. Ikaw yun. At dahil sa'yo yan,
kaya nagkakaganon ng anak mo. At kung hindi ka titigil sa mga ginagawa mong kalokohan, hindi rin titigil ang mga tao sa pagdugtong ng mga mali mo sa kanya. Para sa kanila, extension ka ng anak ko na kailangang umako sa lahat ng mga kasalanan mo sa kanya. Parang awa mo na, Carlos. Tumigil ka na sa paggawa ng kalokohan. At least man lang para sa kanya. Naiintindihan mo ba? Sige. Papayag lang ako kung palit nun eh kalahati ng yaman mo. Ayaw ka talaga. Anong demonyo pumapasok dyan sa kokote mo para humingi ka pa ng kondisyon para sa hinihingi katahimikan ng anak ko? Look, Miriam. May problema din ako sa kasalukuyan. Tutulungan kita. Kung tutulungan mo. No! Kung ano man ang dinaranas mong paghihirap ngayon, you deserve it. But not us. Huwag mo na kami idami sa kalokohan mo, ha? Hanggang dyan ka na lang. Anak, Therese, matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Did you say your prayer? Yes, Mommy. Mommy? Ano yun? Mahal mo pa po ba ang Daddy? Bakit mo na itanong? Kasi po sabi po ng religion teacher namin, kung true love daw po, hindi nawawala. True love mo pa po ba ang Daddy? Ewan ko, anak. Hindi ko masasagot ngayon yan. Masyadong masakit ang ginawa niya sa akin. Sa atin. When the right time comes, masasagot ko ang tanong, but not now. Okay? Ako po, Mommy, mahal ko pa po ang Daddy. Kaya nga po ako nakikipag-away dahil ayoko pong makarinig ng kung ano-ano tungkol sa kanya, lalo na po kung masanga po ang ibig sabihin nito. Mommy, is it okay with you na mahalin ko si Daddy? Of course. He's your daddy. You should love him. Okay, go to sleep. Go to sleep. Okay, good night. I love you. I love you too, Mommy. I love you. Therese? Ano nangyari doon? Eh, Ma'am, kasi po, nabasa po niya to eh. Ano ba kayo? Hindi ba't kabilin-bilin ako sa inyo na kahit na anumang masamang balita tungkol sa ama niya, huwag na huwag ninyong ipararating? Kukulot niyo ah! Bihira! Therese. Anak. Ayoko na pumasok, Mami. Tiyak na alam na rin po yun ang mga classmates ko. Tutuksahin po ulit nila ako. Mapapaaway na naman po ulit ako. Ayoko na pong mag-aral, Mami. Dito na lang po ako sa bahay. Hindi pwede. Walang mangyayari sa'yo dito sa bahay. Kailangan mag-aral ka. Hindi rin naman po ako makakapag-aral, Mami. Nahihiya po ako. Bakit po ganun ang Daddy? Bakit po siya gumagawa ng masama? Di po ba matanda na naman po siya? Dapat alam niya po masama ang ginagawa niya. Dapat alam niya po napapahiya ako sa mga ginagawa niya.
Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa mga tanong mo, anak. I'm sorry. Hindi mo kasalanan kung bakit ka merong amang katulad ng dati mo. Sorry. Sa akin. Hindi ko na kaya. Pagod na pagod na ako. Kung nakikita mong matapang ako, front lang yun para mapagtakpan ko ang totoo. Ang totoo, durog na ako. Awang-awa na ako sa anak ko. Nakikita ko may hirapan na siya. Hayop ka, Carlos. Sarili mo lang ang iniintindi mo. Sarili mo. Why don't you take a vacation? Isama mo si Therese. Makakalimutan din ng mga tao yan. Hindi. Ang pangalan ni Carlos ay parang kaninang susunod-sunod sa aming mag-ina. Kahit saan ako magpunta, kahit saan pa kami nandun, kahit manigo pa kami ng ilang beses, pa rin sa sistema namin ng pangit na reputasyon mga saan. Ano ka mo, Diday? Mag-aartista ka? Susmar Yosef naman, Diday, hindi bagay sa'yo yun. Baka alalay ng mga artista, pwede pa. Uy, sobra naman to. Eh kung sa mukha lang eh, mismo panama naman ako kay Cheryl Puz at saka Aiko Melendez. Sabihin mo, Lina, di ba? Bagay naman kami ni Aga Mula. Magtigil ka nga, Candida. Eh sa pangalan na pangalan pa lang, laos ka ni. Candida, pahot-hot. Sus Mario, sir! Ang bantot! Eh di palitan! Anong pwede na tawag na screen name? Gagawin natin Candy. Diba? Ipinakikilala si Candy Pahot-Hot! Diba? Kakanta ako. Sasayaw pa ako. Lina, sisikat ako. Huwag ka na mag-ilusyon. Pwede. Kakanta ako. Kailangan ko yun. Ano ka ba? Bahala ka nga sa buhay mo. Magtatakot. Kumain ka na lang. Sige, tuloy mo. Yan lang naman ang kaya mong gawin eh. Magmula ngayon, ayusin mo mag-isa ang kalam na ginagawa mo ha. I wish it would be someone who will love you more. Ayoko na pumasok, Mami. Tiyak na alam na rin po yun ang mga classmates ko. Tutuksahin po ulit nila ako. Mapapaaway na naman po ulit ako. Ayoko na pong mag-aral, Mami. Dito na lang po ako sa bahay. Ano ba yung hindi mo masabi
sinasabi sa telepono na kailangan mo sabihin na napaka-urgent pa. Kasi may naisip ako eh. Palagay ko ito ng solusyon sa problema ko. Hindi ba lumalabas na hindi legal ang kasal namin ni Carlos? Eh di kung ganun pwede kong palitan ng apelido ko at ng anak ko. Pwede kong isunod sa apelido ko nung araw nung dalaga pa ako. Hindi yung ganung palagi nakadikit sa amin ang maruming pangalan ng asawa ko. Tulungan mo ko, Randy. Alam ko mahabang proseso ang kakailanganin. Pero kung kinakailangan gumastos, gagawin ko. Gagastos ako. Siguro naman, sapat na ang ebidensyang hawak-hawak ko. Yung mga ginagawa sa amin ni Carlos. Para pakinggan ng korte ang kahilingan ko. Subukan natin. I'll help you. Tinuloy nga ni Miriam ang petisyon na palitan ang apelyido ni Therese at gamitin ang apelyido niya sa halip ng apelyido ni Carlos. Pero ayon sa hukuman, hindi sapat na dahilan ang pagiging estafador o drug addict ng ama o kaya ang pagiging walang bisa ng kasal nila dahil sa pagkakaroon ni Carlos ng unang asawa na hindi pa naman nadedeklara ng korte. Hindi sapat na mga katwiran ang mga ito upang tanggalin ang apelyido ng tatay ni Therese. Kapag ito'y pinahintulutan at payagang gamitin ni Therese ang apelyido ng kanyang ina, ito'y magiging sanhi ng gulo tungkol sa kung sino ang tunay na ama ni Therese at magbibigay ng impresyon na si Therese ay anak sa labas. Ito'y hindi salungat sa pagpapalagay ng batas na si Therese ay isang lehitimong anak ayon sa kanyang birth certificate. Ang pag-alis ng pangalan ng ama at pagpapalit nito ng pangalan ng ina ay isang mabigat na bagay na kinakailangang isang guni sa anak mismo at ang ama nito. Hindi maaaring ang kagustuhan lang ng ina ang masunod sapagkat karapatan ng isang batang malaman ang kanyang angkan. Pero kung sa pagdating niya sa tamang edad at kaya na niyang magdesisyon, siya mismo ang dapat manghingi ng pagpapalit ng pangalan at gamitin ang apelyido ng ina imbis apelyido ng ama. Makatwiran din nga po ito sapagkat ang ikasasama o ikabubuti ng isang tao ay wala naman sa kanyang pangalan, kundi na sa kanyang gawa at kaugalian. Bagamat may kahihiyang nakaakibat rito, tanging siya na rin ang makapag-aalis nito sa bandang huli. Sana'y nakapagbigay kami muli ng aliw at bagong kaalaman tungkol sa batas. Hanggang sa susunod na linggo, huwag ninyong kalilimutan kapag walang katarungan, walang katahimikan. Kaya't kapag may katwiran, ipaglaban mo. Dahil walang nangyari sa kasong isinampa ko sa korte. Hindi. Naparito ako, hindi para manggulo. Kundi para linisin at ayusin ng mga duming ikinalat ko. Lalo-lalo na kay Therese. Anak.
alam kong ni Mizan eh, hindi ako naging mabuting ama para sa'yo. Pero darating ang araw sa paglaki mo, magkakaroon din ng lugar sa puso mo ang kapatawaran para sa akin. Sa edad mong yan, nalaman mo na ang mali, ang ibig sabihin ng kahihiyan. Pero ako, sa tingin ko, baka matagal lang pa ako bago ko matutunan ng mga yan. Pero alang-alang sa'yo, pipilitin ko dahil mahal kita, anak. Miriam, alam ko kahit anong gawin ko ngayon, wala akong makukuha ng kapatawaran para sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Pero sa pagsubok ko sanang magbago, sana huwag mo ipagkait sa akin si Therese. Sira ko sa buhay ninyo, Maria. Thank you.